Maganda nga po mga kabayan, ako po yung muling gagawa ng videos. Pero ang gagawin kong video na ito mga kabayan, dahil napakarami pong nag-abang sa akin at sa video na ito, itong paggawa po ng palaman sa tibog. Tibog po ito mga kabayan. Sa tagal, dapat matagal ko na pong nasagawa ito mga kabayan, nung unang nag-viral pa po itong tibog. Kaya lang nahack po yung account ko na yun. Pero bagong lahat mga kaubayan, ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat na ipapalabas kong mga videos. Ganon din po, pakipalo din po ang aking FB page, Juanito Valera 367, at ang aking FB account po, Juanito Valera mga kababayan, pakipalo po at pakishare po ang aking mga videos para sa ganun yung ating mga kaubayan na nasa malalayong mga lugar, saan man mapadpad itong videos na ito, at pag napanood po nila mga kaubayan, ay alam po nila na malaman po nila na may kahalagaan po ang tibog mga kaubayan. Ito po mga kaubayan ay gagawin ko po na palaman aktwal. Ngunit hindi ko po magawa yung masarap na palaman dahil wala po akong nabiling ingredients niya. Yung sahog niya po. Kasi dapat po may sahog na honeybee ito. Honeybee. At yung pulot ay yung panutya mga kaubayan. Wala po akong nabiling honeybee. Kaya itong panutya po ito. Ito po. Ang panutya po mga kaubayan ay nanggagaling sa tubo. Sa tubo po. At hindi pa ako nakagawa ng videos tungkol sa panutya na ito. Na itong panutya na ito mga kaubayan ay napakabisa pong panggamot sa baga. Baga at hepa. Antabayanan nyo po mga kaubayan kasi gagawa po ako ng videos tungkol dito sa panutya. Ang kasangkapan po nito mga kaubayan sa paggawa ng kwan, simple lamang po itong gagawin ko, hindi po, pero masarap na din po na palaman ito. Ang kasangkapan po nito mga kaubayan ay itong panutya lang. Itong panutya kasi wala po akong nakitang ibang isasahog ko dito para maging masarap na palaman mga kaubayan. Itong panutya na ito mga kaubayan ay itutunaw ko po dyan. Pakukuluan ko, panoorin niyo po mga kaubayan. Pakukuluan ko po ito mga kaubayan. Yan po, linagyan ko po ng tubig yan mga kaubayan at pakukuluan ko po ito. Ayun po mga kaubayan, hanggat pinapakuluan ko po yun, ay nagbabalat naman po ako. Binabalatan ko naman po ito. Hindi pa po hinog ito mga kaubayan, kasi kung hinog na po ito, ay hindi ko na po babalatan ito. Isasama ko na po itong balat niya. Babalatan ko po ito mga kaubayan. Bali, tinutunaw ko po yung panutya mga kaubayan para matunaw siya. Tinutunaw ko po yung panutya. At ito po, binabalatan ko po siyang ganito. Malapit na pong matunaw yun mga kaubayan. Ito po, nabalatan ko na ito. Pagkatapos pong balatan yan mga kaubayan, hati-hatiin ko pong ganito. Ito.
pag hinugnay-hinug po ito mga kaubayan, ang tamis po. Sorry. Pag hinugnay-hinug po ito mga kaubayan, juicy po ito. Nagkakatas po ito, kaso nataon na hilaw pa po, wala pa po akong nakuhang mga hinog. Pero pag hinug po ito, juice, yung nagkakatas po ito, kahit balat, pwede na pong isama. Ito po, tibog to. Ito na po mga kaubayan, pagkatapos pong mabalatan mga kaubayan ay huhugasan ko po ito. Hugasan ko muna po ito mga kaubayan. Ito na po siya mga kaubayan, nahugasan ko na po siya. Kaya ilalagay ko, pakukuluan ko naman po ngayon ito mga kababayan. Pakukuluan ko siya ngayon. Dito pakukuluan ko po. Hanggat inantay ko po mga kaubayan na kumulo yon, ay magbabalat pa po ako mga kaubayan. Dapat po mga kaubayan ay matagal ko na po sanang ipinalabas ito yung paggawa ng palaman at dapat na kumpleto ko po sana yung mga ingredients niya, kaso nahack po yung una kong account, yung nag-viral po na tungkol dito sa tibog na ito mga kababayan. Kaya ito, gumawa ko ng bagong account, kaya pakipalo po sana mga kababayan itong aking bagong FB page. Para sa ganun ay magsubaybayan nyo po lahat ng ipapalabas kong mga videos. Medyo hilaw pa po ito mga kababayan, hilaw pa po ito. Maniba lang pa po, hindi pa po hinog, kaya linuto ko po ng pinapalambot ko po muna bago ko durugin. Ito po siya mga kabayan, tibog po ito. Bali ito na siya mga kabayan, malambot na po. Balito na po siya mga kaubayan, malambot na po siya, dudurugin ko po siya ngayon. Kasi dapat po, blender to eh, wala akong blender. Blender to, at diretsyong linuluto na po saan sa may panutya ito. Kaso wala po akong blender mga kaubayan, kaya pagtyagaan ko pong mano. Balito na siya ngayon mga kaubayan, durug na siya. Kung hinog po sana ito, madaling madurog po, kaso ilaw po ito eh. Ngayon, ihalo ko naman po siya ngayon sa panutya, mga kababayan. Bali, ito yung panutya na tinunaw ko. Ito po, ihalo ko siya ngayon dito. At iluluto ko po, palalaputin ko po ito hanggang sa maging palaman po. So, bali, linuluto lamang ko natin sandali mga kaubayan. Linuluto ko po yun ng mga 15 to 20 minutes po. Yung maging malapot na malapot po siya mga kaubayan. Dapat po mga kaubayan ay naka-blender siya para durog na durog. Pag mga ganong mga manibalang, hindi bali sana kung hinog na po. Dahil pag linuto mo po, nadudurog yon. Pero pag ganito katitigas po, hilaw pa po ito,
Kaya dapat po sana naka-blender yun. Iwala akong blender, kaya ginanong-ganong ko lang ng kutsara. Kaya hindi po natin makukuha, mga kaubayan, yung talagang pinong palaman, kundi yan parang butil-butil po, kasi ginanong-ganong ko lamang po. Kayo na pong balang umunawa, basta't makagawa po ako ng palaman, mga kababayan. So, bali ito na po, mga kababayan. Kaya lang po, hindi po yung hindi po yung pinong-pino siya, mga kababayan, kasi hilaw pa po ito, ginanong-ganong ko lang ng kutsara, kaya hindi po siya pinong-pino na tulad ng mga palaman. Ipinakita ko lamang po na ito ay pwedeng gawing palaman, mga kababayan. Ito na po ang itsura niya, mga kababayan. Bali ito ng itsura niya ngayon, mga kababayan, pwede na po siyang ipalaman sa tinapay. Ito. Masarap na po siya na masarap na po, mga kababayan, pwede na pong ipalaman sa tinapay ito. Mainit pa po. Kung may tinapay lang sana, mga kababayan, ay ipapalaman ko na sa tinapay ito. Ito na po itsura niya, parang palaman na po talaga sa tinapay ito, mga kababayan. Masarap na po. Ayan po. Pag ito po'y pinong-pino, mga kaubayan, pag ito po'y blender mo, pinong-pino po siya. Mainit. At kung ito po ay durog, ay kung ito po'y hinog, mga kaubayan, ay pinong-pino, durog na durog po siya talaga. Ngayon, yung mga gustong gumawa ng palaman na ganito, mga kaubayan, bahala po kayo kung anong ingredients ang ihalo nyo para magsilbing palaman. Ako dati po, ang ginagawa ko ay yung tubo. Yung tubo mismo ang pinangsasabaw ko at honeybee. Tapos tinitimplang ko po ng kalamansi. Bahala na po kung paano yung gusto nyong timpla, lasa ng palaman, mga kababayan. So, eto na po, nagawa ko na po. Nakagawa na po ako ng tibog na palaman, mga kaubayan. Sana po ay nasundan nyo yung videos na ito, mga kaubayan. At hanggang dito na lamang po, at marami pong salamat.